Umagang kay ganda sa atin lahat mga kababayan ko, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasalukuyan narito po ako sa may Usmiña Highway. Dito po ako malapit sa may Casinqueri. Dito malapit din ito sa may Buendia. Mayroon po kasi akong isang topic na maganda kong ibabahagi sa inyo mga kababayan ko. Shout out sa atin lahat. Doon sa ating mga OFW'ng bayaning buhay dyan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Umagang kay ganda sa atin lahat mga kababayan ko. Mayroon akong pasahero dito na kabibili lang daw ng cellphone niya, tapos inis nuts. Tapos nung time na yon, nahuli ng barangay kasi ang snatcher natapilo daw doon sa isang malaking bato. Paano yon, sir? Paano yon ang istorya niya, sir? Please, pakisabi sa akin. Paano, sir, po? Ganito. Nag-aabang kami ng masasakyan doon sa labas. Okay, okay. Kasi pauwi na kami ng bahay. Opo, opo. Tapos, ay, siya pala, sir, seatbelt po, sir, tumutunog kasi siya. May batang lumapit. Oh, may batang magnanakaw, kumbaga, sa madaling salita, opo, sir. Inabload yung cellphone. Aha, inabload, okay. Pagdating dun sa pagtakbo niya, hindi niya napansin, may bato palang naka uslong dun sa ayun, mga kababayan ko, di ba? Treasure na sa isang tao ang mabuting may pusong mabuti, kumbaga mga kababayan ko. So, yan nakikita natin, bata pa lang siya, snatcher na. Paano pa kaya pag tumanda siya? Shoutout doon sa magulang ng bata na yun, no? Kung sino man siya. Dapat natin turuan ang ating mga kabataan na mailalagay natin sa tamang kahinatnan yung bata. Kasi hindi nakikita ng bata ang kamalian niya kung hindi din natin tuturuan ng tama bilang isang magulang din. Hindi rin naman ako perfect. Pero ang aking doon na ibig sabihin, dapat natin pangalagaan ang ating mga anak na hindi mapapasama. Ako kabayan, no, kung inyo malalaman, 3 times po ako nagbalik kay Idol Rafi Tulpo ng pera. Hindi ulit-ulit yung kabayan, 3 times. No? So, 3 times ako nagbalik ng pera sa kay Idol Rafi Tulpo. Saka sa Grab naman, mayroon tayong patunay. Nagkakaroon tayo ng Certificate of Appreciation doon sa mga naibabalik natin sa main office. So, ang aking ibig sabihin mga kababayan ko, dapat kung ang bata, di natin malalaman kung sino ang magulang noon, turuan lang ng tama. So, naisishare ko ito sa inyo mga kababayan ko. Hindi naman tayo nagmamalinis. Mayroon din naman tayong kunting kumisan, nagkakamali din tayo. Dapat ituwid natin ang mga bata maliit pa lang. Doon sa nangyari sa isang bata, no? Shout out sa magulang doon. At doon sa barangay na humuli sa kanya, anong nangyari doon, sir? Ano po, tinakbo sa hospital, sumama ako. Aha, ganun ba? Oh, yes, oh, tapos, yun mga kababayan ko, no? Nasugatan dahil sa pagnanakaw, naawa naman itong pasahero kong si sir, pinacheek upan niya. Pero ang cellphone niya nagkahalaga ng 17,000, hindi na mapapakinabangan kasi nabasag na daw. So, yun ang nangyari. Ito yun ang aking maisishare sa inyo mga kababayan ko. Bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel, Buhay Taxi Driver Vlogger. Like and share na rin mga kababayan ko at huwag nyo kalimutan pindutin yung bell notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, agad nyo ito matunghayan, mapapanood, makikita nyo kaagad mga kababayan ko. So, ang nangyari sa atin, kahit bata pa lang, magnanakaw na. So, malungkot isipin, dapat natin ituwid ang ating mga anak. Shout out sa magulang nun. Saan nangyari yun, sir? Anong lugar po? Sa Manila. Dito lang ba yun? Sa atin na Manila? Sa Las Piñas. Oh, shout out doon sa Mayor, ha? Sa nasakupan dyan at saka doon sa mga barangay chairman dyan. Now, please naman, marami naman tayo mga kagawad. Maliban sa kagawad, mayroon pa tayong mga tanod. Alamin natin ang location ng maraming mga reports kasi marami naman yan matinatawag natin mga barangay report or kaya mga blatters. Alamin natin kung saan ang mga location na yan. Linisin natin mga kababayan ko, nakakahiya sa atin mahal na Pangulong Digong Duterte. Ginagawa niya na ang lahat para malinis ang ating bayan. Tulungan natin siya. Hindi ito kaya ni Digong Duterte na nag-iisa. Napakalaki ng ating bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, na paikuta tayo ng mga karagatan. So kailangan natin tulungan ang ating mahal na Pangulong Digong Duterte. Shout out doon sa ating mga taxi driver.
na kumuha kayo ng resebo every time na magkakaroon kayo ng pagpakarga ng inyong mga gasolina para pakinabang yan sa atin Bell project, sa atin mahal na Pangulong Dingong Duterte, sa ating pamahalaan, pagsweldo doon sa mga sundalo at police, teacher, nurse at saka sa iba pang mga nangangailangan sa ating bayan. Mga kababayan ko, shout out sa mga driver natin, mga minahamahal, magiging truck driver, bus driver o mga trailer driver, mga malalaking sasakyan. Malaking pakinabang yan kung kukuha tayo ng resibo every time na magpapakarga tayo ng gasolina, kasi yan ay nililiquidate ng ating BIR at pangtulong doon sa mga kapos nating mga mamamayang Pilipino. Shout out doon sa ating mga tinutulungan, no? Alam nyo na yon kung saan yun makikita, doon sa aking playlist. Kunting tulong po, mabubuksan nyo yung aking channel, naroon lahat ng ating mga records. Sa ngayon, sa aking mga pagbablog, maraming salamat sa inyo. Umagang kay ganda sa atin lahat dito sa Pilipinas. Paring umaga, hapon, gabi o madaling araw sa ibang bahagi ng ating mundo. Shoutout sa ating mga OFW, yung mga bayaning buhay. Shoutout sa inyo mga kababayan ko. Sa nagbe-birthday ngayon, siya ka pala, no? Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon sa mga oras na ito, sa pitsang ito. At congratulations doon sa nakakuha ng 1,000 subscriber. At congratulations din doon sa mga na-monetize na sa panahon na ito. Mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo lahat. Ang naglilingkod, Buhay Taxi Driver Vlogger, don't forget to like and share. Maraming salamat mga kababayan ko. Bye-bye.